Okay na? So ituloy na natin ang ating discussion sa gross income. And today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa lease or rent income. At magsimula tayo sa textbook definition ng lease. Ang sabi dito, it is a contract whereby one of the parties, lessor, binds himself or herself to give to another lessee the enjoyment or use of a thing for a price certain and for a period which may be definite or indefinite. Mas liwanagin natin. Sa lease, merong dalawang party na involved sa contract. Una, yung nagpapaupa, yung may-ari ng property, lessor. And the other side is yung nangungupahan, yung nag-e-enjoy sa paggamit ng property na hindi kanya, and that is the lessee. Ang kasunod na tanong, anong dahilan at pumapayag si lessor na ipagamit yung property niya kay lessee? The answer is simple, because there is a price certain, merong bayad. So meaning, ang pag-uusapan natin ngayon sa taxation, sa gross income, ay dun sa side ni lessor, yung kumikita. Sa kanya kasi yung point of view ng rent or lease income. By the way, ang sabi rin nga pala sa definition, yung kanilang usapan ay meron ding period, which may be definite, merong hangganan, alam nila kung kailan matatapos, or indefinite. Hindi nila pinag-usapan kung kailan matatapos yung contract of lease. Okay? Naniniwala din ako na meron na kayong idea sa kung ano itong rent na to, itong upahan na to. Sapagkat una, maaaring napag-aralan nyo na yan sa ibang accounting subject. Di ba merong topic pa nga na lease accounting? Marami na pong nabanggit patungkol dun. And the other thing is, maaaring kahit ikaw mismo na nag-aaral, eh nangungupahan ka. I mean, hindi ka nag-aaral dun sa mismong bayan kung saan ka pinanganak, kung saan ka lumaki. But rather, lumipat ka ng ibang lugar at ikaw ay nagpo-boarding house. Di ba nagbabayad ka rin ng renta? So may idea ka na. Or kahit yung mismong pamilya ninyo, hindi sa inyo yung bahay, hindi sa inyo yung lupa, therefore nangungupahan kayo. So again and again, maaaring meron talaga kayong idea sa kung ano itong binabanggit natin na lease na rent. So therefore, dederecho na kagad tayo sa kanyang taxation. Ano ba yung mako-consider na rent or lease income? Again, sa point of view of the lessor. Okay? Nandito yung listahan. Una, we have here the cash at the stipulated price. What does it mean? Nung pumasok kasi sa kontrata, si lessor at si lessee, malamang nag-state sila, nag-stipulate, nagkaroon sila ng kasunduan sa kung magkano ang ibabayad ni lessee going to lessor. Na basically, that is cash. O lagyan natin ng example. Kunwari, yung lessor, sinabi niya 10,000 per month ang bayad sa renta. So ginamit ni lessee yung property for that particular month. Pagkano binayad niya? 10,000. Will that be a rent income from the point of view of the lessor? Yes, cash. Simple lang yan. Yan yung pinakang basic concept. Dito na tayo sa medyo komplikado ng kaundian. The second one is obligation of the lessor to third parties paid or assumed by the lessee. Oh, what does it mean? Merong utang si lessor to third party sa ibang tao. Di ba? Sa ibang ahensya halimbawa. And then later on, ang sabi ni lessee, sa halip na ikaw ang magbayad lessor, itabi mo, kami na. O, kumbaga ang punto, si lessee na ang magbabayad dun sa obligasyon sana ni lessor. Will that be an income from the point of view of the lessor? Yes, kasi parang may nakuha siyang something dahil meron siyang a lease transaction kay lessee. Kasi nga yung utang niya, binayaran ni lessee. Magbigay tayo ng example. Di ba yung property, kung sino yung may-ari, dapat siya ang magbayad ng property tax noon, nung mga rehistro noon, di ba? Yung mga dokumento noon, patungkol sa pag-aari ng lupa. O, kunwari po ganito, okay? So, ang may-ari ng property si lessor. Ngayon, kasama dun sa kanilang kontrata, ang sabi dun, si lessee na ang magbabayad ng real property tax na dapat sana na si lessor. So, again and again, income ba yun sa side ni lessor? Yes, kasi nga naipasa niya yung obligasyon na dapat ay sa kanya. So therefore, income yun sa point of view niya. Again, again, obligation of the lessor to third parties paid or assumed by the lessee. Yun po isang example lamang, isang simpleng example. Pero kung sakaling meron pang ibang obligasyon si lessor na in-assume ni lessee, therefore income nga yun sa side niya. Okay? Then dito tayo sa medyo komplikado ng kaundian. This is what we call advance payment. When we say advance payment, hindi pa siya dapat bayaran, pero nauuna nang ibigay yung bayad. Kaya nga advance eh. Okay? Sa taxation,
ang kasama doon is apat. Okay? Pero hindi naman lahat talaga is totally taxable. I mean, hindi lahat makukonsidered as income from the point of view of the lessor kung matanggap niya yung advance payment. Isa-isahin natin. Una, a loan to the lessor from the lessee. Ano sabi? Nagkaroon ng utang si lessor kay lessee. Maaari kasi na paglipas ng panahon, yung nangungupa at nangungupahan, sorry, yung nagpapaupa at nangungupahan ay naging magkaibigan na. At nagipit halimbawa si lessor. Ngayon, dumating yung panahon na naging kaibigan niya na nga si lessee, nangutang siya dun. Okay? Yun bang transaction na nangungutang si lessor kay lessee will be considered as income on lessor side? The answer is no. Why? Kasi pag sinabi mong income, kinita mo na talaga yan. Ikaw na yung mag-e-enjoy niyan. I mean, ang income, hindi mo kinakailangang bayaran. Pag kailangan mong bayaran, hindi siya income. Kasi sasauli mo. Liability yun. So, ang sinasabi dito, kung sakaling may utang si lessor kay lessee, okay? At totoong utang ang nangyari at babayaran talaga ni lessor yun, therefore, it will not be considered as income on his side kasi babayaran niya. Pero kung later on, lumipas yung panahon, okay, itong si lessor may utang, di ba, kay lessee? Ngayon si lessee ginamit yung property. Sasabihin nila, huwag ka nang magbayad ng renta sa kasunod na buwan. Yun na lang utang ko ang i-offset natin. Kung baga nagkakaroon ng offsetting dun sa utang ni lessor, dun sa kay lessee. Eh dahil ginamit ni lessee yung property, therefore yun na lang daw. Quits na lang, okay? Will that be considered as an income on that particular scenario? The answer is yes. Kasi merong application of payment. Pero generally, yung pagpapautang ni lessee going to lessor is not an income. Kasi nga, utang yun. Loan, eh, general answer po, ano? And then we have to go with the second one. An option money for the property. By the way, what does it mean by option money? Hindi rin siya yung regular na rentang ibinabayad. But rather, may mga sitwasyon kasi na nag-iisip pa si lessee kung tatanggapin niya yung kontrata. I mean, kunwari, naghahanap ako ng property na uupahan. Meron ako naisip, let's say, sa corner letter A, hindi siya nasa letter B. Namimili ako kung ano saan mas maganda. So ngayon, ang deal ni lessor, sasabihin niya, hindi naman pwedeng matagal kang mag-desisyon. Kasi marami pang nag-aabang dyan na pwedeng mangupahan dito sa property ko. So therefore, sa point of view ni lessee, maaaring nagbigay siya ng dagdag na bayad. Let's say sasabihin niya, bigyan mo pa ako ng 2 linggong palugit para makapag-isip. Hindi ko kasi alam kung alin ang kukunin ko. Kung ito bang si A or itong si B, tatanungin ko pa yung asawa ko, parang ganun. So, ang punto natin, okay? So, ang ginawa ni lessee, yung nagbayad siya kay lessor ng let's say 2,000, hindi pa talaga siya nangungupahan. But rather, para lamang sabihin kay lessor na wag mong iaalok sa kahit kanino. Okay, I mean, yung 2,000 ibinabayad ko sa'yo, hindi yan renta. But rather, yan ay option money. Para magkaroon ako ng option kung sinong mas pipiliin ko. Ito bang lote mo o dun sa kabila. Okay? So again, maaaring income siya sa point of view ni lessor, pero hindi siya mako-consider as rent or lease income. Bakit? Hindi naman kasi nagsisimula pa yung totoong upahan. But rather, ibang bagay na yun. Option money kasi siya. Okay? Pag sinabi kasi nating lease or rent, malamang nagkakaroon talaga ng mismong paggamit ng property. Okay, so ganyan again, hindi rin po kasama itong number 2 sa rent or lease income sa point of view of the lessor. Di ba? I mean, may mga sitwasyon na hindi pa aaring makasama. Okay, the third one is this one, a security deposit. Ito yung common error ng mga nangungupahan dito sa Pilipinas, 'di ba? Yung deposito sa upahan. 'Di ba? Normally pag sasabihin nila pag papasok ka sa upahan, sa advance payment, 'di ba? 2 months advance, 1 month deposit. Yung deposit mo na pag-usapan natin. Para saan ba siya? Kasi may mga sitwasyon na itong si lessee, gagamitin niya yung property, then later on merong masisira. Merong mga damages na mangyayari na hindi naman niya aayusin bago siya umalis. Di ba? Kasi may period yung upahan nila, di ba? So halimbawa, di ba mayroon yung kuryente yung tubig? Pag alis ni lessee, hindi niya babayaran, papabayaan na lang niya. Basta bigla-bigla na lang siya mag-aal sa balutan. Hindi na alam ni lessor kung nasa saan. Ngayon, di ba kawawa naman itong si lessor dun sa side na yun? Paano kung nasira pa niya, let's say, yung CR, yung kung ano man, yung pader, medyo nagkaroon ng bita, di ba? Okay, ang punto natin ganito.
bilang proteksyon sa point of view ni lessor, nagkakaroon ng security deposit at the start of the lease. So, okay, doon sa rent transaction. Para saan yung security deposit? Yun ba ay dahil gagamitin niya yung property? Yun ba talaga yung totoong rent? The answer is no. But rather, ang security deposit ay security, di ba? Ni lessor na kung sakaling pumangit yung property niya, kung sakaling aalis na si lessee, therefore, yun yung magiging compensation dun sa damages. Ang ibig ko sabihin ay ganito, malagay natin natin ng example. Kunwari nanghingi ng 10,000 deposito. Ngayon, nung si lessee ay aalis na, hindi pabayad yung kuryente, 3,000. Hindi pabayad yung tubig, 1,000. Nasira kunwari yung kusina, 2,000. So therefore, what will happen? Yung 10,000 na security deposit, ikakababawasan ng mga damages na nagawa ni lessee bago siya umalis. At yung natitira, okay, ay ibabalik kay lessee therefore. So meaning, hindi talaga siya rent, hindi talaga siya lease, but rather, deposito nga siya. O, lagyan pa natin na isang pang-example. Kung nagbigay si lessee ng deposito, security deposit, and then nung siya aalis, wala naman siyang sinirang kahit ano, wala siyang atraso. Dapat bang ibalik ni lessor yung deposito na yon? Yes, kasi again and again, security deposit is a security na kung sakaling magkaroon ng problema, dun ikakaltas. So kung wala naman, kailangan niyang ibalik. Okay, so again, income pa siya sa point of view ni lessor? The answer is no. Kasi hindi naman siya nag-arise because of use or enjoyment of the thing, but rather, security nga lang. Okay? Nga lang sa Pilipinas, ito yung common mistake, yung common thinking ng mga nangungupahan. Ano po yun? Kung sakaling hindi na nakakabayad si lessee, anong sinasabi niya? Pwede bang yung deposito namin, yung security deposit namin, ang gamitin dun sa hindi namin nabayaran nung mga nakaraang buwan? At may mga pagkakataon, itong si lessor ay pumapayag. Sa madaling salita, nababiolate or naiiba ang gusto sanang ipahiwatig or sabihin nitong security deposit. Ang punto, yung deposito, nagagamit tuloy sa pangrenta. Okay, yun yung nangyayari sa Pilipinas, which is wrong, okay? Siguro dun sa mga simpleng upahan ganun, pero pag business po yung usapan, malamang alam nila, alam ng mga abogado, ng mga negosyante, kung ano talaga yung purpose ng security deposit, na hindi na siya na-apply, na hindi siya na-apply sa talagang renta ni lessee. Okay, pero ang punto natin ay ganito. Paano kung sakaling nangyari yun? Yung security deposit na dapat sanang protection ay ginamit as part of the lease, as an income, di ba? As a rent ng mga nakaraang buwan, di ba? Will that be considered as an income, part ng advance payment na income sa side ni lessor? And the answer is yes. Again and again, kung sakaling nangyari po yun, income yun. Pero generally, the security deposit is not considered as income. So sa madaling salita, ano yung ating binabanggit? Itong tatlong to, even though they are part of advance payment, they are generally not considered as an income, rent income. But rather, okay, ibang treatment sa kanila. Nagiging income lang sila depending on the scenario. Titingnan mo kung ano yung kasunod na kwentong nangyari. Okay? So, halimbawa nga dito, yung utang ni lessor, huwag nang babayaran, pwede yun sa renta kasunod na buwan. O, di ba? Pwede. Yung security deposit, kung sakaling dapat deposito, pero ginamit na doon sa mga hindi nabayarong nakataang buwan. So, pwede rin. Yung option money, generally, okay, hindi siya talaga rent income, kung maging income man siya, ibang bagay na yun. Kasi nga, the purpose of the money is not for the enjoyment or use of the thing, but rather to give the lessee the option to decide which property he or she is going to rent. Di ba? At ang kahulihan, may bilog nga pala yan, ito yung totoong advance payment na kasama sa computation ng kung ano ang rent income. Sa madaling salita, yung letter A, letter B, at number 4 ng letter C, yan, as a general rule, they are considered as income on the part of the lessor. What does it mean by prepaid rent? O ito na po yun, okay? Di ba normally, nagbabayad ka lang upa kung sakaling na-enjoy mo na yung property? Pero paano kung sakali, tatlong buwan, nagbayad ka na ng advance? Hindi para sa deposit, hindi dahil sa kung ano man, but rather talagang para masigurado ni lessee, ako na ang gagamit dun sa kasunod na tatlong buwan. E si kunwari, pupunta kami sa probinsya tatlong buwan. Okay? Para hindi mo ipaupa sa iba yan. Para hindi mo tanggalin yung gamit ko dyan. O ito na yung sa tatlong libo. Ito na yung 30,000. Yan na yung upa namin para sa kasunod na mga panahon. Okay? So therefore, legitimate rent siya.
Nga lang, okay, ang tawag sa kanya is advance payment, prepaid rent. Will that be considered as an income sa point of view of the lessor? The answer is yes. Kasi again and again, related siya dun sa use of thing or enjoyment of it. Now, the next question is this. When will that income be earned? Di ba? Kailan ba magiging income yung advance payment na yun? Yung prepaid rent. What I'm trying to say is, eh, kumpara mo sa accounting. Di ba sa accounting, accrual principle, kung kailan ginamit yung property, dun i-record yung income. So meaning, kung nagkaroon ng advance payment for the next 3 months, therefore, sa pagdating pa ng tatlong buwan na yun, dun palang i-recognize yung income. Yun ang ruling sa accounting. Okay? Eh sa taxation, ganun din ba? The answer is no. Okay? So, ate pong hina-highlight, ano? Sa taxation, iba ang treatment ng prepaid rent sa accounting. Kasi natural, magkaiba sila ng libro. Okay? Sa accounting, ang ginagamit PFRS. Sa taxation, iba yung tax code. Eh, ang sabi ng tax code, income na siya when you receive the cash kung ikaw yung lessor. So meaning, kahit tatlong buwan pa, pagdating ng tatlong buwan pa, tsaka gagamitin yung ibinayad na advance, therefore, ngayon, kung kailan natanggap yung bayad, dun yung income. So next month, kung hindi na nagbayad, walang income, walang cash eh, di ba? So sa sunod na buwan, ganun ulit, walang magiging income sa tatlong buwan na kasunod kasi wala namang cash na ibinayad. Sa point of view ng taxation, iba. Okay, ang pinupunto natin, magkaiba ang taxation at accounting sa ilang pagkakataon. At ito yun. Okay, kung naalala nyo nga yung topic na temporary difference, ito yun, di ba? Okay, income na siya sa point of view ni taxation, sa point of view ni accounting ay hindi pa. Okay, magkaiba po sila. So again and again, okay, balikan natin. Rent or lease income sa point of view ni lessor, tatlo yan. The cash, his obligation to the third parties assumed by the lessee, and the advance payment, which is prepaid rent, which will be recognized at the date, at the point wherein the lessor received that cash payment. Okay, sana po maliwanag yung kanyang general concept. Okay, dito na tayo sa mga ilang bagay pa patungkol sa rent or lease income account taxation. Okay? Yung tinatawag na leasehold improvements. Ano ba yan? Okay? When we say improvement, malamang mayroong pinaganda. O, leasehold. Ano ibig sabihin? Okay? Yung inuupahang property ni lessee, hindi naman kanya, pinaganda niya, in-improve niya. O kunwari, ang inuupahan naman talaga ay lupa. Anong ginawa? Tinayuan ng building. O, di ba? O ang inuupahan ay isang room. Hindi naman siya tiles. Anong ginawa ni lessee? Nilagyan niya ng tiles. Pinaganda niya. Nilagyan niya ng pintura whatsoever. Ano ang tawag dun sa mga bagay na ginagawa ni lessee dun sa property na hindi naman kanya? Okay? Ang tawag dun, leasehold improvements. Okay? Now, this is the question. Paano kung sakali na pagkatapos ng contract, di ba? I mean, nung matapos yung lease term, yung upahan, malamang aalis na si lessee. Yung mga improvement, maaaring maiwanan. Let's say, yung inupahan yung lupa, pinayuan ng building, o pag alis ni lessee, kanino na yung building? Kay lessee pa rin ba? Pwede niya bang iuwi yun? Malamang hindi, kasi real property yun, di ba? Ibinaon niya sa lupa yung building, pwede niya man tanggalin pagkatapos. Maaaring ang usapan lang hindi na. Okay, but rather, mananatili yung building dun kay lessor, dun sa mismong property. Or kung halimbawa, yung isang room, ginawang tiles, gumanda. Pag alis kayo ni lessee, okay? Kanino na yung tiles? Kanino yung papapaganda ng room? Malamang normally the case, hindi na yung tatanggalin ni lessee. But because additional cost yun sa kanyang side, di ba? Generally, iniiwanan na lang yun at naging bahagi na ng property na kanyang inubahan dati. So sa madaling salita, yung leasehold improvement ay nagiging property nino. The moment na umalis na si lessee, ang sagot kay lessor. O, di ba? Yung mga improvement na yun, ang nakikinabang talaga is yung may-ari ng property. So meaning, other than this, dun sa mga income na natanggap niya, nagkakaroon pa rin siya ng income because of the improvement made by the lessee. Okay? So again and again, pwede bang magkaroon ng income si lessor because of the improvement of the lessee? The answer is yes. Kasi again, siya ang nakikinabang dun sa pagpapaganda. Okay? Now, pumunta na tayo sa tax application. Paano kinikwentahan ng income yan? Okay, point of view again of the lessor.
dito, merong dalawang option si lessor kung paano niya ipapakita yung income because of that improvement na basically isasama mo dito sa rent or lease income mo. So meaning, apat talaga yan. Dito yung pang-apat. Leasehold improvement kung sakaling meron. Okay? So again, let's go back. Sa leasehold improvement, merong dalawang treatment na maaaring gawin si lessor. The first one is this what we call outright method. What does it mean? Income is recognized at the year of completion. Di ba? So meaning, kung let's say nag-upa 2021 natapos yung mismong property, yung pagpapaganda, kailan i-recognize yung income? Ang sabi, at the year of completion. The moment na ma-improve ni lessee, automatically may income na si lessor. Okay? Yun yung sabi, kaya nga ang tawag ay outright method. Outright meaning immediate income kaagad. Now, the next question is, how do we measure? Paano lalagay ng value yung income ni lessor ngayon? Ang sabi, measured at fair market value. So let's say kunwari, yung mismong building, nung wala pang tiles, ang value 80,000. Ngayon nilagyan ng improvement, naging ang value niya 100,000. So therefore, yung 20,000 increase, malamang yun yung improvement. Yun yung fair value nung improvement. Yun yung magiging amount ng income nino, ni lessor. Kasi ang sabi, at the fair market value of the improvement. Again and again, on the year of improvement, year of completion. So next year, wala na. Kasi nga, ang treatment natin ay outright. Okay? Another thing is, there is a deduction for depreciation. Di ba? I mean, kasi, nung moment na magkaroon ng improvement, okay? Malamang meron ng ano, parang income si lessor. Di ba? Eh, alam din naman natin na hindi pa naman talaga kanya yung property. Kasi hindi pa naalis si lessee. Kasi kaya i-improve. Di ba? Magiging kanya lang talaga yung property the moment na umalis na si lessee. Okay? So, meron siyang income at ang nirecognize niya ng income, malaki. Outright nga eh. Okay? So, same goes through. Dahil yan po ay asset, dahil yan ay property, nagde-depreciate yan. Okay? Let's say yung building na itinayo, yung mga tiles na inilagay, nagde-depreciate yan. At dahil inallowed na, I mean, ang piniling method ni lessor ay outright method, ini-income niya lahat, yung mga related expenses dun, yung depreciation na nga, yung unti-unti yung pagkasira ng property, yung pagkalaspag dito, it will be allowed as a deduction on his side. Okay, yun yung treatment sa outright method. By the way, may problem solving naman yan, okay? So, pwede po natin i-apply kung paano ginagawa itong outright method. Basta tandaan nyo na lang, dahil outright, na-recognize as income lahat, meron yung depreciation. Kasi, parang consider ni lessor na as if kanya yung property from the very start. Okay? And the second treatment is this what we call spread out method. Again, yan po ay option ni lessor kung anong gusto niyang treatment dun sa leasehold improvement. Ito yung mas common, itong spread out method. What does it mean? Income spread throughout the remaining term of the lease. So, nasabi, yung kita, okay, because of that improvement, ay hindi mo i-re-recognize ng isang bagsakan. It will not be recognized outright. But rather, by the term itself, it will be recognized spread out, di ba? During the remaining term of the lease. Okay, so, kung sakali na 10 taon pa ang natitirahang panahon ng upahan, therefore, for the next 10 years, magkakaroon ka ng income unti-unti. Hindi isang bagsakan na bigla. Okay? Ngayon, syempre, i-spread out natin yan. Paano natin madi-determine magkano yung income per year doon sa pag-i-spread mo? Merong formula na kinakailangan nating tandaan as we determine the annual income because of the leasehold improvement. O, nandirito yun. So, you have to know how much is the cost of improvement. Okay, kung magkano talaga yung nagastos doon. Di ba kanina, outright yan, yun yung income. So, ngayon, una natin kagwentahin magkano yung improvement na ginawa. Let's say 20,000, something like that. Moreover, we have to deduct depreciation, remaining lease term. So, parang iisipin mo, okay, yung property, gaano katagal ang buhay? Kunwari, 8 years. Ilang taon pa bago umalis si lessor, si lessee. Sabi mo, 3 years. So, therefore, dun sa 8 years na yun, hindi talaga ikaw ang pinakang nakinabang dun sa property. Hindi ikaw lang. But rather, yung 3 years, kay lessee yun. Kasi hindi pa naman tapos yung lease contract. Na malamang kaya nga niya in-improve dahil gagamitin niya. So sa madaling salita, yung income mo lang talaga is dun sa panahon na umalis na siya. So again, okay? Kung ang remaining lease term is 8 years, i-determine mo magkano yung hindi sa'yo dun. Okay? Let's say yung 3 years kasi nandun pa si lessee.
So therefore, kwentahin mo magkano yung depreciation for that period, dun sa 3 years na yon. So yun yung kinatawag na dito, depreciation remaining lease term. Kasi maaaring yung buhay ng property will be yan. The lease term, di ba? I mean, yun na nga, 8 years yung inyong usapan. Okay? Sorry. 8 years yung buhay ng improvement, pero 3 years na lang yung natitira. So, it may go beyond. So, sa madaling salita, yung book value at the end of the lease term, yun talaga yung income mo. Kasi yun yung 5 years, di ba? Yung 5 years na ikaw yung makikinabang. Okay? So, book value at the end of the lease term. And then, dahil ang method natin na spread out, okay? Hindi mo i-recognize as income yung lahat ng natira doon sa remaining 5 years. Okay? But rather, i-spread mo siya ng ano, ng remaining lease term. So, meaning, kita mo siya doon sa 3 years. So, didivide mo sa 3. Kahit pang 5 taon ito, didivide mo sa 3. Kasi kaya ka lang naman nagkaroon ng leasehold improvement, kaya ka nagka-income patungkol dyan, dahil nagpa-upa ka. So, doon sa 3-year period na natitira, doon mo i-divide to get this what we call annual income. Okay? At itong annual income na to, malamang siya yung isasama mo dito sa tatlo na unang napag-usapan kanina. So again and again, maaaring hindi ganun kalinaw ang discussion patungkol sa leasehold improvement, magkakaroon naman tayo ng problem solving patungkol dyan. Pero yung konsepto ay dinandiri to. Okay? Ngayon, paano natin tatapusin itong discussion? Pag-uusapan din natin yung patungkol sa sale. Okay, what does it mean? Bakit kinakailangan siyang banggitin? Kasi, di ba, may mga sitwasyon na yung rent at saka yung sale ay nagagamit ng magkabaligtaran. I mean, yung form ng kontrata ay maaaring iba dun sa talagang nature ng usapan. Maaaring ang itsura ay talagang rent, pero in reality, there is a sale. Okay? Kung naalala nyo nga sa accounting yung tinatawag na substance over form, di ba, na normally, nangyayari ay sa lease, sa rent transaction, yung tipong uupahan mo daw, pero later on, pagkatapos ng 20 years, ayo na, okay? Ay, rent pa talaga yun. Okay? Malamang hindi yung rent. But rather, that is a sale. Okay? Bakit? Wala kasing upahan na naging sa'yo yung property. Okay? Kung upahan yan, nakikigamit ka lang, use of rock, enjoyment of thing. Kung naging sa'yo yan, hindi yan rent. But rather, that is a sale. Okay? So therefore, hindi talaga maaaring maiwasan na hindi pag-usapan ang sale kapag ka pinag-uusapan nga ay yung rent, di ba? O yung lease. Kasi nga, they may be, I mean, the nature of the transaction may be different from its form. Okay? So yun, simulan na po natin. What does it mean by sale, by the way? Define muna natin siya. Sabi dito, sale is a contract whereby one of the contracting parties, seller, obligates himself or herself to transfer ownership of and to deliver a determinate thing while the other party, buyer, obligates himself or herself to pay therefore a price certain in money or its equivalent. Naniniwala din ako na meron na kayong idea sa kung anong sale. O liwanagin lang natin ng kaundian. Meron din dyang dalawang partido. Una yung tinatawag na seller. Siya yung may-ari talaga ng property. And then the second party is this what we call the buyer. Siya yung bumibili. At yung ownership of the property is transferred from the seller going to the buyer. Okay? Hindi katulad ng sa lease na enjoyment of the thing lang. At kaya natatransfer yung ownership, eh kasi there is a price certain in money or its equivalent. Binayaran talaga. Okay? Yung pagbabayad lang, maaaring unti-unti, maaaring sa pagsakan. Pero ang punto, ang pagkakaiba ng lease at saka ng sale ay alin? Yung nature, okay? Ito, gamit lang ito yung ownership na na-transfer. Okay? Bakit siya na binabanggit? Kasi nga, again and again, may mga upahan na ang totoo naman talaga ay sale. So therefore, kung nalaman na hindi naman talaga siya rent, but rather, sale yung intention ng parties, sale yung nag-i-exist, di ba? Nung time na nangyari yung upahan, yun talaga yung intention nila, yun yung nag-a-arise sa circumstances. Therefore, huwag mong i-account siya as rent. Huwag mong i-account as lease. Kahit yung terms and contract ay mukhang lease. Huwag, but rather sale. So sa madaling salita, ito yung punto natin po ano, okay? Kung nalaman mo nga siya na sale, huwag mong i-apply lahat ng pinag-usapan natin kanina. Kahit pa rent yung kontrata. But rather, iba ang taxation, iba ang computation pa para sa ganun. Okay?
na maaaring ang sakop nun ay yung taxation for ano, properties, yung gains derived in dealings in property. Depende pa kung ordinary asset or capital asset yung ibinenta. Kasi basically, yun yung ano, yun yung taxation, yung computation para sa sale, hindi ito. So again, ano po yung punto natin? Okay? Kung nalaman mo na hindi siya rent, but rather siya sale, yung ating pinag-usapan kanina, baliwala. Okay? Ngayon, paano natin malalaman kung talagang rent or lease? Kung rent or sale yung transaction. Okay, paano natin malalaman? Una, tingnan natin yung terms and conditions, di ba? Kung sakaling maliwanag talaga na siya ay renter, for rent siya. Pero kung sakaling hindi yun maliwanag, okay, titingnan natin yung intention of the parties. Okay? Kung sakaling ang intention of the parties talaga ay sale, o therefore magiging sale siya. Kahit rent yung usapan, okay? Pero kung hindi din malaman dun sa intention of the parties, dun sa terms and conditions ng contract, okay, kumbaga hindi talaga maliwanag, so therefore, the commissioner of the BIR will decide, di ba? Will determine, okay, if it is a sale or a lease transaction. So yung taxation niya, depende nga dun sa dalawa. Okay? Ngayon sa pagkakataong ito, nagbigay din ng guidelines, ang tinatawag na compelling persuasive factor. Meaning, kung sakaling nalilito ka, naguguluhan ka, okay, di mo malaman kung rent or sale yung transaction, baka mayroong mga factor na maaari kang tingnan, na maaari makakonvince sa'yo, ma-persuade ka that the transaction is a conditional sale. By the way, conditional sale yung tawag kasi hindi pa itatransfer yung ownership of the property sa'yo hanggat hindi mo na-meet yung isang condition o yung mga condition, okay? In a sense that, pag na-meet mo na yung condition, therefore, itatransfer na, okay? Eh, nagkakataon yun yung mukhang rent. I mean, walang ginagawa natin ng example, okay? Di na nga, uupahan mo for 20 years. Uupahan mo. Nasa iyo na pa yung ano, yung titulo. Yung title, wala. O, di ba? Kailan magiging sa'yo after 20 years? So, pagtatapos mo na yung upa mo. Okay? So, parang lumalabas hindi siya upahan. Conditional sale siya. Na-transfer lang yung titulo, naging sale lang siya, na matapos yung condition na 20 years mong upahan. Okay? So, something like that. Yan. So naniniwala ako na meron na rin kayong idea dito, lalong-lalo na kung napag-aralan ninyo yung lease accounting, yung tipong tinatawag na operating lease at saka finance lease. By the way, huwag na nating i-correlate po yung ano yung konsepto mismo ng operating at finance lease dito sa taxation. Marami silang pagkakaiba. Nagmumukha lang silang iisa yung konsepto, ano? Okay? So ang punto natin, huwag nating ano isipin na kung ano yung ruling sa intermediate accounting, yun din yung ruling sa taxation. Medyo meron silang accounting pagkakaiba. Nandito yung sa taxation para masabi na siya ay conditional sale, okay? Even though may katulad siya dun sa ano sa intermediate accounting, hindi naman lahat ng binanggit dito ay yun na mismo. Okay? May pagkakaiba sila, huwag siyang hahaluin. Okay, even though again and again, parang halos pareha sila ng konsepto. Okay, so simulan na po natin. Basahin natin ano yung mga compelling persuasive factor para masabi na yung transaction, even though the terms and conditions is a rent, is really a sale. Okay, this is the first one. The lessee is given the option to purchase the asset at any time during the term of the lease, notwithstanding that the option price is equivalent to or higher than the current fair market value of the asset. O what does it mean? Nung gawin nila yung kontrata, sinabi, isinulat, anytime, pwedeng bilhin ni lessee yung property kay lessor. Okay, meron siyang option. So what does it mean? Okay, kung talagang rentahan yan, malamang hindi yan magiging sa'yo kahit kailan. E tapak na binibigyan ka ng option na bilhin yun anytime. Okay, and probably the option is irrevocable. Di ba? Pag pinili mo, therefore mabibili mo. What does it mean? Hindi talaga siya rent, but rather, it is a sale. Okay, ganun lang kasimple yung una. Kasi may option kang bilhin, okay? Therefore, it is a sale, conditional sale. At bibili mo pa siya anytime na magustuhan mo. O, letter B. The lessee acquires ownership of the asset upon payment of the stated amount of rentals under the lease contract. So halimbawa, ang sabi doon sa lease contract, pag nakapagbayad ka ng 2 milyon, sa'yo na yung property. Okay, yung upa mong 2 milyon, magiging sa'yo yung property. So ang totoo, inupahan mo ba talaga yun? Hindi, binili mo yun. Yun, installment nga lang. Okay? So therefore, sale siya, hindi siya rent. So yung rentals mo, hindi talaga rent, but rather, payment of the asset. Diba? Payment dun sa price mismo ng asset na binibili mo on installment. Okay? Letter C. Portions of the rental payments are credited towards the purchase price of the asset.
So what does it mean? Yung pinabayad mong renta ay unti-unting ibinabawas doon sa kung magkano yung value ng asset. Let's say si asset, binili ni Leso 2 million. Tapos then later on, nagpapayad ka 20,000 a month. Ang ginagawa, yung 20,000 mo, binabawas unti-unti doon sa mismong value ng property. Okay? So bakit binabawas? Bakit di ganun computation? Kasi pag nasira na sa'yo na. Okay? Therefore, it seems like it is really a sale, not a rent. Diba? So iba taxation niya. And then letter D, the receipt of payment indicate that the payments were partial or full payment for the assets. So, kumbaga, parang lumalabas na yung ipinabayad ni Lessie, di ba, ay bayad niya, hindi sa renta, but rather, parang binibili niya yung asset. So, kumbaga lumalabas, parang iisa na yung kanilang konsepto. Okay, iisa yung kanyang parang gusto iparating na totoong binibili mo yung property, di ba, na maaaring unti-unti, okay, or may option ka nga na bilhin siya. Okay, last point. Itong compelling a persuasive factor, hindi naman yan absolute. Na porket yan ay present, therefore, so be it. But rather, persuasive factor nga lang siya. Okay? So kung sakaling iba pa, yung lalim, nung pinag-aralan mo yung mismong sitwasyon, therefore, yung mismong circumstances ang magdi-decide. Actually, hindi lang ito yung mga factor. Meron pang iba. Pero hindi na po natin binanggit dito, sapat na tong apat na yan. Okay? So ang punto natin, okay? So sasummarize po natin, kung sakaling nalaman mo that the nature, di ba, the terms and conditions is really a rent, therefore, i-apply mo yung itinuro natin una. Okay? Kung ano yung mga kasama sa gross income sa point of view of the lessor. Pero kung sakaling namang nalaman mo na iba yung kanyang treatment, siya ay sale, therefore, kalimutan mo yung ating binabanggit. But rather, iba po yung kanyang taxation. Puntahan mo yung gains derives in dealings in property na depende kung ordinary or capital asset yung transaction. Okay? Kung sanang nag-enjoy ka po dito sa ating simpleng discussion patungkol sa rent or lease income, pwede nyo i-like itong ating video discussion. Pero kung gusto mo pang mas mag-enjoy, may matutunan sa taxation for gross income, di ba? Nandito pa yung iba naming lectures para rin yung mapanood. So yun lamang.